Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhing naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at naka-tune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. I am Media and Civil Affairs Group, CRS AFP. Maraming salamat. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo, mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Welcome to Rehearsals Convention Hall. This is the Cagayan State University. Oh,
Innovation is the ability to see change as an opportunity, not a threat. I am reminded of the words of Steve Jobs as we gather today to celebrate the strides we have made in science, technology, and innovation. In a world characterized by constant evolution, it is this mindset of viewing challenges as the stepping stones to progress that drives us forward. To the Secretary of the Department of Science and Technology, Honorable Renato U. Solitum, Jr., DOST Undersecretary for Regional Operations, Honorable Sancho Maboran, DOST Undersecretary for Scientific and Technologies, Technological Services, Honorable Maridon Sahagun, Director of Maria Rovaya Mandarac of the Department of Science and Technology. CAR. Mapulad at unknown. Isang makaahang na umaga po sa ating lahat. On behalf of the Department of Science and Technology, Cordillera Administrative Region, we welcome you to the 2024 Regional Science, Technology, and Innovation Week here in the beautiful province of Ifugao. It is an honor celebrating our RSTW here at the Ifugao State University as we celebrate the achievements in science, technology, and innovations that are shaping the future of our beloved Cordillera Administrative Region. First, I would like to extend a special welcome to our dignitaries and special guests. On behalf of our DOST Family Director, Attorney Marian Ike Sena, I will be delivering your message for today's event. To the Honorable Secretary of the Department of Science and Technology, Dr. Renato U. Solitum, sir. I join you today to celebrate the 2024 Regional Science, Technology, and Innovation Week, or RSTW, here in the Cordillera region. This event marks a significant milestone as the province of Ifugao and its neighboring provinces now have the opportunity to witness and learn firsthand the impactful initiatives of the department. These initiatives are aimed at advancing our communities and addressing critical concerns in areas of health, education, job creation, agriculture, disaster risk reduction, and the environment, among others. I am thrilled that USTCAR has successfully unlocked this SDI opportunities, providing our target stakeholders and clients in the regions with the chance to explore and embrace innovative and advanced technologies presented by UST
research and development institutes, or RDIs, innovative entrepreneurs, R&D consortium member institutions, and other DOSP partners. Over the next 3 days, you will have the invaluable opportunity to exchange ideas and collaborate directly with our researchers, inventors, and experts from the entire STI ecosystem. This event is not just an exhibit, it is a platform for collaboration, complementation and cooperation, innovation and progress. In support to the socioeconomic agenda of this administration and consistent with our mission, our values and vision as the sa aking mga kasama sa university,
tandaan po natin, kapag ginamitan natin ang ating mga advocacy ng science, technology, and innovation, ang resulta po na babagitin po ay mas malamang mangyari. Sa siyensya, teknolohiya, inovasyon, mga negosyo nyo, sakripita. Sa siyensya, teknolohiya, inovasyon, mga industriya ninyo, aarangada, kalusugan si sila at ang kinabukasan ng bawat taga-Fondeliera, bawat Pilipino, mas maganda. Kaya po, sa ating po mga political leaders, sa siyensya, teknolohiya at inovasyon, kung gagawin niyo po ito, presidente niyo, kung sabihin na natin, butay niyo, tsaka masaya. Kasi matatakasan nila yung economic development na matagal nila ang pangarap. Kaya, ulitin po natin, kapag ginawa po natin ito lahat, bawat Pilipino, tsaka po, sa siyensya, teknolohiya at inovasyon, at ating pagtutulungan, ang mga kapatang bawat Pilipino ay ang sa tingin niyo gaganda may pag-asa. Welcome to our third convention hall. This is the Dallas State University. We also want to acknowledge the presence
presence of PSTV Nora Garcia of the OST PSTO Batangas. Welcome to you. Which commences today, August 7th, until August 9th, 2024, here at the Ifugao State University. We thank, once again, Dr. Eva Marie Codaban-Bullion, the University President and her team, in co-hosting this Science and Technology Week. We are your hosts for today. I am Maria Rowena C. Madara from DOST. And I am Mr. Cassie Naguman from the Ifugao State University Legal Department. And this is DOST Regional Science, Technology, and Innovation Week in Cordillera with the theme, Sensya, Teknolohiya at Innovasyon, Kapalikat sa Mata, Maginhawa at Panatag na Kinabukasan. What we have just witnessed earlier is the gathering of the ribbon for the celebration of the RSTW at as you were, as I call on Sir Jeremy Galona and Company, because I believe that this great initiative that we are about to witness needs that we ask for the guidance of the Almighty. Let's join in this doxology. We ask God's blessing in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Renato U. Solitude, Jr.
DOST Undersecretary for Regional Operations, Honorable Sancho Magoran. DOST Undersecretary for Scientific and Technologies, Technological Services, Honorable Maridon Sahagun. Director of ating mga OFW at mga sundalo. Ano po yung mga pinakadilis mo po na nakakatulong
una sa ating mga work, yung gusto lang bumalik, o nakabalik na, pwede sila mag-develop ng mga innovation for Filipinos working in San Diego abroad, yung I-Forward DH, na kung saan meron silang posibilidad na i-claim for entrepreneurship with our partner. Pag nakapasok sila, nag-graduate sila, then they will be making a proposal, claiming na naman. And if their proposal is selected, siguraman kami ikita, then counterparty, maximum of 500,000. So, may 500,000 sila, 500,000 ang deals. Of course, kung kaya nyo na pumalik, family member nila, pwede yung mag-business. Yung asset ka, may business naman sila, kahit sundalo o double kinds of equipment. So, not that specific, that's not sundalo. But they can avail of it in DSP. So, let me ask Cardi Nancy to provide an example. Yes, Secretary. So yung I-Forward na yun, we were able to assist the entrepreneurs from Apayao. Sila yata yung katabay nun and Abra, I think, Mountain Province. But hindi po ba, no one was that interested yung mga returning OFWs natin. Pero na-mainstream din yung I-Forward project namin sa SEPTA. So, pwede pa silang makabay sa setup natin. We integrated the I-Forward into our setup. Follow-up question sa mga. Yung tungkol po sa mga sundalo natin, meron na ba tayong inusip na gawin para may paglaban po tayo doon sa water cannon? Dapat po sa ito ang DNA. Pero maraming kaming tulong sa hindi sa sundalo sa DNB. Si Marty Baptiso, Director Baptiso, tinulungan nila ang Navy na yung kanilang 50mm caliber gun. Imagine mo kung nasa Barcoa, itinahin mo ang kalaban sa Barcoa, yung hirap niya isenta. So nag-develop sila ng system na may artificial intelligence, automatic lock. Pag nag-identify target, pag naglalak na yun. So kahit kung ano yung bakuhang kalaban, sigurado na tumahan siya. At yung paparin, yung alam sa labas, nasa loob siya. So, joystick nila kung ano man. So, hindi kami ka nag-i-i ay ang homies na homies as a Navy. Tawag po ay pati po kami. Ngayon, meron ko silang project with Philippine Army para sa mga proper vehicle at mga kakli. Na hindi rin yung solution ka sundalo sa loob nila para less than a year. Pero sinasabi ko, kung may family member ng mga sundalo ng police or community na interesado magpapayin ng SEPTA, pwede naman sila. Malamang bawal. We are inclusive. That's pwede sa mga. Basta register sa DPI at ibabayad ng tax. Thank you. Thank you pa. Okay, so thank you. Last question. ibig sabihin, ipinagpalimang po yung kanilang pagbabaya doon sa kanilang restaurant.
po ay ginawa natin na makakawa yung may game ito magandang isang taon. Six months yung and then another 6 months. Para po, magbigyan ng pagkakataon yung natin makainisipin sa mga reporter. Kung naman po, talaga naman kasalan na alawag po yung area na kung saan ay may disaster, maaari naman po natin ibalik ito. At tignan ulit yung rasyonale upang sa ganun ay ipakalitan din po yung pagpapayad upang magigyan natin po ng pagkakata po para tumayo po sila sa sarili nila. And many of the our center beneficiaries that have availed of this assistance ngayon po ay many are have fully recovered already. We are happy na naka-recovered sila. And they're very thankful that this mechanism for the moratorium was given to them. So, hindi naman po malayo na gumawa ulit tayo ng isang pulisiya na ganito. Talaga naman po nakikita natin na may hirap akong makabalo, lalo na po doon sa mga nangararami sa ngayon. Responsible after a disaster. Pero meron din tayong programa sa SETA na magiging resilient sila sa disaster. Parang sila masyadong pagkakato. So, dalawang ating idea dyan. Matutunan sila para handa sila sa disasters. At kung na disaster man, pwede may moratorium. No? At pati yung pagkakitin mo na lang yung example yung SETA 4.0 para makita nila yung makita nila na iba-ibang content ng disasters. Thank you for ngayon po, in-launch namin yung Service Administration Setup 2.0 from 1.0 to 2.0 by Setup 2.0. Ito po ay tutulungan natin yung ating mga SMEs para po sila ay maka-access dun sa technology ng Industry 4.0. Alam naman po natin yung katika yung mga technologies na nakapalo dito kagaya po ng Internet of Things, Machine Learning, Mechanization, Robotics, and Technology and others. Ngayon po ang administration na ito, inangat po natin kung kaya nila ma-avail assistance from 3 million naging 5 million. Bakit po natin inangat? Dahil na po yung mga technologies na ito ay medyo may kamahalan. And so many of, some of them is at least now, all over the country, ay nag-avail na po. So, meron na po tayo from 3.1 to 16 na mga MSMEs that have availed of this. And then, automate, nag-apply po ng Internet of Things, meron po machine learning, and so on and so forth. So, inangat din po natin. Ayun po, mapakit ko lang din yung... Okay. May nabanggit kasi si Director Nancy po sa MIRTC. So, nandito po si Director Wilson, kaya pwede magpalaman natin kung ano pong may expect natin from yung RBC dito po sa pagkatapos po yung request, lilipag po tayo sa ano, sa campus nila sa Malawi, kasi doon namin kinayong yung Making Metals Engineering, Metals and Engineering Innovation Center para dito sa Cordillera Region, yung natigit yung IPSU Nagawi Campus. Yung may po, mamaya, makaka-attend kayo, doon ko na i-extend ko na siya. Para sa mini MIRTC, kung ano yung ginagawa ng MIRTC, parang yung extension namin sila dito sa, actually hindi lang dito kasi sa Cordillera. Meron tayo sa may bawat dito. Naroon lang sa IPSU ang nag-ibig para dito sa Cordillera. Kaya mamaya i-formally handover na natin sa kanila yun kasi tapos na yung project, nandali yung mga equipment, natapos na rin ulit yung mga pinangako nila na research project nila. Nag-pray ka rin tayo ng mga tao. What I will share with you is the discussion that we had with the government. One of their source of livelihood or income is the tourism and the pride of Ikaw are the Texas. These are now being eroded due to the
stabilized the slopes of the terraces, and we already had some experiments in the mountain province, through a research funded by the UST, using geotextile. Magandang buhay po sa inyong lahat. Tayo po yung napapakinggan sa programang Buhay OFW ngayon, Siyensya, Teknolohiya at iba pa. Isa po si Terry Alpa. At sa ngayon po ay nandito tayo sa Regional Science Technology Week and Innovation 2024, kung saan po ay kasama natin si Mama. Introduce na po yung sarili niya. Yes, a pleasant afternoon to everyone. I am Dr. Eva Marie Codamon Dugion, the University President of Ifugao State University, the only higher education institution in our province, the province of Ifugao. I would like to express my congratulations and my greetings to the modern heroes, our OFW around the globe. Mainit na pagbati po sa inyong lahat, and I wish you all the best. And I hope that your families, your respective families, are doing well, and that you are in good condition wherever you are. And to all our soldiers, our soldiers who are our great and brave heroes who are defending our country, our territory, saludo po ako. Saludo po kami sa inyong lahat, at maraming salamat po sa inyong mga trabaho or paggawa niyo ng kabutihan para sa ating bansa at sa aming mga civilians. Maraming salamat po. Yes, thank you so much, ma'am. And once again, congratulations po sa inyong lahat dito po sa Ifugao. Thank you so much. It's a great honor for us to host this regional event of the DOS. Okay. Thank you so much, ma'am. Ito po ulit si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon, Siyensya, Teknolohiya. Thank you, ma'am, and congratulations. Is used along the rice paddies, and it is used to ward off evil spirits and evil intentions. This cultural paraphernalia are integrated in a ribbon cutting ceremony today. This is the first time a respected secretary has visited our humble Tipso Lagawi campus, and we are so immensely inspired by your presence. And for the campus to extend our healthy gratitude to you, sir. We are also delighted to acknowledge our ever-supportive, accommodating, and ever-gorgeous president of the Ifugao State University, Dr. Eva Marie Codamon Dugion. Your continued support is invaluable. And we would like to welcome also our visitors, Engineer Sancho Eva Boram, the DOST's Undersecretary for Regional Operations, sir. Engineer Robert Odison, the DOST MIRDC Executive Director, sir. Dr. Nancy A. Bantod, the beautiful and mother of Dr. Agustin Fodoli, the Deputy Director for R&D of DOST MIRDC, Merit Batchuan Prajimine, sir. Engineer Donis Ugnayon, the YC of Ifugao Science and Technology Office. And we also acknowledge the arrival and presence of our provincial governor, Governor Jerry Yu Dalipo. There you have it, ladies and gentlemen, the ribbon cutting ceremony. Sa Ifugao,
saan po ay magaganap ng isang handover ceremony dito po sa Ibugao State University, Lagawi Campus. Pakita po natin. Welcome, Secretary Sulito. Ayan po. Sa Network Engineering Innovation Center. Programa pong Buhay OFW na dumayo dito sa Ibugao upang makilahok sa inauguration po ng Regional Science and Technology Week. Kasama po natin dito si Bobby President, Nelson, at siyempre po si Ma'am Mary Tenorio at si Pat. Yan, nakikita niyo po. Department of Science and Technology. Our mandate is to provide the metals and engineering industry with professional management and technical expertise in quality assurance and testing services. Technology Business Advisory Services. Way back in 2014, we had our strategic planning session. And we arrived at our vision of a Center of Excellence in Science, Technology, and Innovation for a globally competitive metals, engineering, and allied industry. However, we realized that we are not doing enough for our mandate. We are situated in Taguig, in NCR, in Manila. We're supposed to be serving the whole country, but most of our customers are just in Metro Manila and in Region 4 and Region 3. We need to expand. We need to expand our services. We arrived at the conclusion that we need to set up an MIRDC Luzon, an MIRDC Visayas office, and an MIRDC Mindanao office. Patient na tao. Pasensyoso ang tao. Hindi pwedeng magalit. Hindi talaga pwede siya. Mamainis ka. Mayayari yung design. Kung dito, kung nainis ako, binibilisan ko na lang. Di ba? Hindi pwedeng ano eh. Mas iranis ka. Sa pagina mo ngayon. Sige ba? Binibilisan mo na lang. Sir, nag-designation ng loan. So,
Diyos, papagawa ko, Drake, Diyos, ikaw ko. One Diyos before you. Galing. Sibos. May secret recipe. Ay, nilalagyan ng palamig. Ano ba yan, siopaw? Yung berries. Yes. May palaman ng strawberry. Ay, may mga strawberry sa loob. Ang galing. Okay, okay. Anong bestseller niya? Parang siopaw. Alos na? Parang custard. Custard? Wala po. Bukas pa. Bukas na umaga po. Ayun, na-open nila. Isa lang si Kim. Kasha yung sakta. Germany po ito. Taiwan po. Sugar lang ito. Hindi po. Bolo po. Amigo. Black beans na niluluto po namin. Ano pa to, butter? Yes. Ito, oatmeal.